What is up po sa heroes? What is up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. So nung panood yung last vlog is ipapaisa natin yung pangilalim ni Gary. Matagal ko ng concern to guys before pa ako maglaon yung trip. Kaso kasi gusto ko na kapag pinaayos ko yung pangilalim ni Gary, lahat na guys yung buong apat na shocks. Patay na talaga yung shocks na no? So yung goma natin no? Nagrabing-rabi. So ito na yung time na ipapaayos ko yung pangilalim ni Gary guys. So, kasi syempre para sa akin yung pangilalim dati, okay pa naman, umaandar pa naman, patay nga lang talaga yung shocks. So medyo pangit yung ride. Inuna ko muna talaga yung makina. So gusto ko sana mapaayos muna yung makina na all good running condition. So biniyahin nga natin siya ng La Union nung nakaraan na yun. So para sa mga curious dyan kung ano ginagawa kapag pinapalitan yung shocks, ano ginagawa, paano malaman kapag sira na yung shock mounting, ano yung mga tumutunog, ano yung mga gagawin. Para sa mga curious dyan kung ano ginagawa pag nagpapalit ng shocks, lalo sa mga newbie natin na mga nanonood na mga nagpa-project car, papakita ko sa inyo lahat mamaya. So tara, let's go! Ito yung mga ipapalit natin na shocks para kay Gary, no? So ito yung buong apat na yon. Palitan natin lahat para if ever man masira, sabay-sabay din sila masira, no? So ayan, wala talagang makakatigil, no? Kahit umuulan, napakalakas pa rin ang team ni Boss Jmar. Nagdala pa ng isang payong. Tingnan yung ilan nagtatrabaho dito guys, pito, no? Para sa isang kotse. So syempre kailangan muna alisin yung mga shocks, springs din, check lahat, no? Yung mga pangilalim, lahat check natin yan. Naglagay ako ng isang sabon kasi ngayon yung cheapest way para tumigas yung shocks, no? Pero ngayon di na natin kailangan yan. Dapat maliit lang? O dapat hindi talaga gumagalaw? Ah, wait. Tyren! Grabe yung laro guys. Alam mo nagbabasketball eh. Shock mount tawag dyan. Shock mounting. Nakita nyo nga yung shock mounting guys na sobrang laki ng way. Papalitan nyo lahat ng shock mounting nito. Hindi ka sira. So papalitan natin yung apat. Share ko lang din sa inyo guys na ito yung ginawa kong cheat code, no, para tumigil sa shock. Para sa mga walang budget dyan. Lagyan nyo lang ng mga sabon. No? Stoppers ang tawag dyan. Rubber stoppers. And para sa mga curious, paano mo malalaman kapag patay na yung shocks? Hindi mo siya malalaman unless alisin mo talaga yung springs tulad ng ginagawa nito. Pero early signs is kapag dinump mo yung sasakyan mo, tapos sobrang talbog niya, most likely patay na yun. No? Kasi sira, springs na lang yung nagpapagana sa kanya, wala na yung dumping. No? Bigay mo nga kuya. Ubus na, ubus na. So ito, okay na to guys. Hindi na umaalog. Firm. Firm as fuck. So makikita nyo dito si kuya, no? Papakita siya sa atin. Ayan. Hindi dapat ganyan kalambot yung shocks guys. Dapat may palag-palag yan. Tsaka dapat aangat siya ng onti-unti. Hindi siya lulubog ng ganyan. Ayan guys. Ito yung patay na shocks. So dapat matigas to kasi shocks nga siya, diba? Pero pag pinindot mo gano'n, one finger, bang! Di na kinaya guys. Ang dami na nung sabon na nilagay ko, wala pa rin. Papalitan natin to lahat. So ito yung mga pagpapalitan natin ng mga kagamitan. No? Ito yung mga bagong shocks nasa may left side, yung mga lumang shocks nasa right side. So pati mga shock mounting, papalitan na rin natin kasi maugong sila guys na nakita nyo nga kanina. So ito yung panibagong problema guys. So yung goma masyadong malapad, tatama na siya dito yun. Nagkita nyo ba? Alis na ako tigit na yun. Kaya na yung mag-spacers. No? Hindi ko lang bakit. Pero yung dati, matama rin naman. Ito. Yung dati nating shakso. Matama siya rito. Ayan, matama rito. So lalagay tayo ng spacers. Dito nga nakadikit eh. Ayun, eh. So syempre kapag bumaba ito, tataba yung gulong, mas nakadikit na, diba? Oo. Kasi ilapat pa lang para makita. Ginawa namin para lumayo is pinagpalit na lang namin kasi dati yung nakalagay sa likod is yung Champiro, which is mas meaty siya, so nilipat ko yung daily tire sa likod, so di na siya tumatama. Okay, first ride. Pagkatapos... Lambot! Ganda na. Ganda na, no? Ganda na. Nawala na yung lahat ng ano.
reasons, no? Doon sa pangilalim, patay na talaga lahat ng ano, guys, ng shocks, no? Ngayon, may feel ko talaga na ano, lumalaban na siya. Ano yung Rizal? Kapag dinadrive nyo to guys, lumalaban na yung mga shocks niya. So, sarap na siya i-drive. Pakita mo kung sino ka. Yarap. Yun, tagas naman, tagas. Bago natin ituloy yung video, may bumisita sa atin. Pops, ano pangalan mo? Ako pala si Rafael. Ikaw guys, may dalang pagkain si Pops. Pops, ano naman tong ano mo, pasalubong mo sa akin? Ayan, yun yung aming munting business. Yan yung product namin, ang pangalan is Eggsy. Check nyo ito guys, oh. Eggsy. Anong may Facebook kayo, Pops? Oo, meron kami Facebook page. Actually, madami siya, Pops. Eh. Lipa, Kalamba, Cavite, Lucena, Alabang, tas ngayon dito sa Rizal. Ang madami pala, no? Oo, pero yun ay family business. Salamat, Pops. Oh. Pakita natin yung ano nyo, puto. Para siyang traditional puto na i-improve. Ay uso, tama uso yung mga puto ngayon eh, no? Oo. Yung mga may design daw. Oo. Eh, ito, traditional to. Oo, na i-improve. Hindi ko alam kung nakita mo na sa Facebook or dumana sa feed mo. Pero... Ay puto. Ay kakaiba to ah. Yeah, family size yan, Pops. Good for 6 days. Akala ko naman yung isa-isang piraso. Hindi, yan. Ay, cake yun pala to. Oh, cake pala to. Yun. Yun ang pinaka-word. Ito pwede. Tapos may cheese. Oh, yan. Kung ano yung nasa toppings niya, Pops. Hindi nasa loob niya, kaya hindi tinipid. Solid to, la. Yung isa, ano mo yung isa? Ah, sige. Ito naman yung aming bestseller din. Lalo na sa mga first-time buyers. Kasi maraming flavor eh. Apat. Yan naman, yan. Ah, puta. Malupit. Yan, Pops. Ay, ito yung Meaty Floss, Pops. Meron din sa loob ng Meaty Floss. Ito, yan. Salted egg yung kanina. Cold cheese. Tsaka yan, may halaya din sa loob. So, yun yung best meaty, eh, no? Tapos ito yung... Yan yung... Dinuguan. Oh, partner ng puto, Pops. Dinuguan. Solid. Ito, tart. Egg tart, oh. Pang mga matatamis, no? Pops, salamat, ha. Kailangan ko yan ngayon kasi... Ah, ganun? Sakit sa ulo nito, eh, si Gary. Oh, yan. Pakala mo. Habang nag-iisip, no? Stress eating. Pops, saan makikita yung mga eggs eh? Ayan, dito yung branch namin dito sa Antipolo ay sa Mayamot, Barangay Mayamot. Malapit na siya sa Marikina. Tapos kung taga Batangas naman kayo, meron sa Lipa. Meron din sa Kalamba. Kung taga Cavite kayo, meron sa Kalamba. Kung taga Alabang kayo, meron sa Alabang. At lastly, sa Lucena. Lucena? Oh, this is a family business. May Facebook din yan, tsaka Instagram. Dito, Eggsy Rizal. Search nyo lang pag sa Rizal. Eggsy Cavite. And Alabang magkasama yun, tapos Eggsy yung sa Lipa, tsaka yung Kalamba, tapos Eggsy Lucena yung sa Lucena. Ayun. Pops, salamat ah. Salamat, Pops. Thank you so much din sa yung pagka-unlock. Ayun, makakatulog tayo nito guys. Pupusog na naman tayo. Pops, salamat ah. Salamat. Ops, bago natin ituloy yung ating video, kung naghanap kayo ng matinong betting site, kung takot kayo makipag-bet sa Facebook sa mga tropa niyo, hindi nagbabayad kapag taluhin yung apili nilang team, para sa mga gusto maglaro or gusto mag-try ng betting site na to, click nyo lang down below yung link sa baba. Tapos kapag mag-register kayo, use the code RICHPOTATO para makukuha kayo ng voucher. So mamaya papakita ko sa inyo, tapos mapupunta kayo sa tab na to. Let's go! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung Rich Potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus. Di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register. Makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya nga siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron dito yung football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At syempre, yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swertehin. Pagawa naman natin yung kanyang engine supports. Ito yung luma, guys. Tingin nyo yung luma. Galing sa goma to, Pops, no? Goma daw ng truck. Ayan. Tapos, pag ganito, no? Ayan.
Yung pinagkaya ba? Ito kasi matigas eh. Fabricated pala ito. Ito maganda ang play, no? Tapos ito. Pero papasok yung ano, kung malayo. Pasok pa din. Ayun. Magandang laro, no? Ito, ito. Ano yung laro niya? Wala po. Ito para lang madikit talaga, Paps. Ah, pa. Ano walang laro, no? Ito, guys. Tingin nyo yung laro na ito. Okay, sige, Paps. Ah, naglalaro. Sambot, eh, no? Dito na kay Sera na dito, Paps. Nakalo ka na yung laro. Sira na, eh. Ito, tigas, eh, oh. Ito, wala, oh. Biscuit na yun, okay na yun, Paps. Ito. Ano ang ganda, oh. Malaro. Malaro, no? Ito yung babay break, guys. Hindi ba naman sira, pero matagtag kasi yun, eh.